What's up mga boss? Magandang gabi. Ang itatopic natin ngayon, ang mga basic needs sa pag-aalaga ng tarantula or ng scorpion. Ngayon, ang mga kailangan natin, unang-una, kailangan nyo ay ang feeders. Yan. Kailangan nyo ng feeders. Yan. Ito mga pang. Ito yung lats. Yan. Kailangan nyo ng feeders. Unahin nyo muna dapat, meron kayong feeders. Sunod. Next natin. Ayang enclosure. Yung lalagyan nila. Ayan. Then, kailangan din ng hide, lalo na sa mga terrestrial. Sa mga arboreal din, kailangan din. Depende yun sa setup. So, ayan. Next natin. Yung long tweezers. Ayan. Mahaba. Kailangan niya mahaba. Para pagka nag-feed kayo, safe. Then next one, yung substrate. Ayan. Cockpit yung ginagamit kong substrate. Ayan. Then next one. Kailangan nakagayak na din yung inyong mga catch cup. Catch bottle. Ayan. Depende sa size ng inyong tarantula or ng scorpion. Oops! The next, kailangan din natin ng to, petroleum jelly yung ginagamit ko para sa iwas sa langgam kasi mahirap na pag na ant attack. Nilalagay ko siya sa gilid ng enclosure. Paikot yan, meron nakalagay. Yan, meron ako nyan. Then yung brush para dyan sa ating petroleum jelly. And then meron din akong brush para dun sa ating catch cup. Ginagamit ko kasi ito malambot yung brush na to. So hindi harmful sa kanila to. Then next, to yung panghinang. Yan. Para pambuta sa enclosure nila. Pwede rin naman habang nagluluto sa stove, ginagamit yung stove, meron kayong pamihit, painitan niyo na lang doon. 'Yun mas ano 'yun, tipid tips 'yun, pwedeng-pwede 'yun kasi 'yun ginagawa ko minsan nung wala pa akong ganito na ginagamit. So, ayun yung mga kailangan. Ito, pwede ding wala, pwedeng meron, depende sa inyo. Ito yung moss, dried moss, ayan. Pwede rin yung sphagnum moss. Depende sa gusto nyong ilagay sa enclosure nyo. So, meron pa ako dito na moss din. Ayan. Dried moss din siya. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin is i-rehouse na natin itong maalaga natin. Kasi kanina, pinakain ko na sila para pagka ni-rehouse ko sila, is mas okay. Kasi mag-a-adjust pa sila sa bagong enclosure nila eh. So, magsisetup na tayo ng enclosure nila. So, ayan. Yun yung mga basic needs, sa tandaan nyo na lang, nasa video naman yun. Cockpit, enclosure, cork barks or yung hides, panghina, pambutas, ayan, catch cup, dami na kagayak, brush, tweezers, and then yung feeders natin, yung mga lats, lubia, superworm. Ayan yung karaniyong pinapakain ko sa mga alaga ko, yung tatlo na yun. And then yun, magsa-setup na tayo ng enclosure nila. Nain natin yung sa Acanthus coregii nidulata natin. Set na natin. Enclosure.
mga kailangan, yung mga pito substrate niya kadalasang ginagamit talaga Coco Pit. Ito, lagay nyo din yung taas ng hide para nagagamit nyo pa din pwede yung daan. Huwag nyo masyadong diinan yung pagkakaano, pagkaka-press nung Coco Pit. Sakto lang. Sa gawing baba, lalagyan natin ang boss. Ah, napakikita ko sa inyo yung setup. Yung drive boss, lalagyan natin dito. Kasi lalagyan natin siya ng water boss sa gawing ito. Sa gawing dito. Natin natin pwede rin sa setup nyo kung ano yung gusto nyong gawin dun sa enclosure nila. So, hukay na din ako dito ng konti para paglalagyan ng water dish nila. Water dish niya, I mean. Simplihan lang natin setup. Yan. Mamaya basahin natin yan. Yung moss. Okay. Simpleng setup lang. May hide. Yung hide niya. Coco Pit, yan yung Coco Pit, yung substrate, pork bar, hindi yung water dish na may lalagay natin. Yan. So, lipat na natin yung ating Jenny. Lipatin natin siya dito sa bagong inclusion. Oops, tumbo. So, yan siguro okay na dyan para makita nyo pag nilipat. Yan, ganyan. Is natin catch cup, ano kailangan catch cup, catch bottle, oops, sa petroleum jelly itong brush ito. Palabasin ko muna siya guys, wait lang, oops, napaka stitch nito, male to, male no, genipilata Brazilian, Brazilian white ni pakaganda. So, ilipat na natin siya dito. Purpose na catch bottle. Dito natin siya itutulak. Hindi siya kasha dun. Oops. Oops. Ayan. So, ayan na. I-set up na natin yung para sa kanya. Sulod natin yung sa ating rakapel na oratin. So, wait lang guys ha, post ko muna yung video natin. Ayaw mag-post! So yun guys no, yan. Re-house naman natin itong aking Brachyperma auratum. Setup na natin yung kanya enclosure. Then nakalimutan ko pala kanina, kailangan nyo din yung pang mist na bote. Ito pwede ito DIY lang para tipid. Bubutas-butasan, walang siya ng maliliit yung takip. Yan. Pwede mo na siyang pang mist. So, pakita ko mamaya kung paano siya gamitin. Okay. Set up na natin siya agad para hindi siya masyadong mastress. So ito pala dapat yung surprise ko guys no. May egg sack yan. Kaso nangyari, di inaasahan. Kinain niya yung egg sack. So tingin ko hindi mabubuhay yung nasa loob ng egg sack niya o yung sack. Kaya kinain niya na lang. Yun din ang sabi nyo, may ibang keeper. May ibang breeder. Possible na ganun yun. Mayayari. So yan.
ilagyan ko pa ng kokopit yung doon taas para magagamit niya. Sigin tignan magagamit niya yung luwag ng mismo enclosure. Tapos lagyan tayo ng konting moss. Dish. Yung heart na water dish. Kaya natin tubig. Ito sa inyo kung paano siya gamitin. Kaya mo siya mag-spray ng tubig. Ito mo. Yan. Kita nyo guys. Kita nyo pala. Yan. 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 So, lipat na natin siya. Bagong yung setup ng enclosure. Yan guys, ito yung kinalabasan yung sinetup ng enclosure. Yan, nilagyan ko din yung gawing taas. Ay, sorry, sorry. Yan, ito yung hide nya. Yan, dito. So yan, lipat na natin siya para hindi siya ma-stress. Oops. Tignan natin siya. Scratch cut. Tignan natin. Para makita sa video yung brush na ginagamit ko ito. Ito ba guys? Hindi yata. Ito natin siya pababain sa bilang taas. Setup ng enclosure niya. Sakto-sakto lang sa kanya yan. Laki niya yan. So, yun ang basic needs. So, substrate, kokopit, patch bottle, gayak niya na, patch cup, yan. Then, petroleum jelly sa gilid. Yun yung kakalimutan kasi malanggam ngayon. Then, yung para sa pambutas niya na enclosure, ito yung panghina. Then next one, yung mga kailangan pa ay yung feeders. Ayan. Huwag nyo kakalimutan yung feeders. Sorry, sorry, hindi pa nakapos. Ayan. Yung kakalimutan yun, yung feeders. And then yung ating long tweezers. Ayan. Para sa pagpapakain sa kanila. I-rehouse na natin sila. So, don't forget to subscribe, like, and then share nyo na din yung videos. Kung natuwa kayo sa video, like nyo naman. Kung hindi, pero okay lang din. Isineshare ko lang din yung experience ko sa pagkikip ng tarantula and scorpions. And then yung scorpion ko pala, yung longi, hindi ko muna siya re-rehouse kasi settled pa naman siya dun. Okay pa naman yung enclosure niya. Ingat lagi. Happy keeping sa lahat. Ayan na mga tol. Setup ko na. Mga boss. Ayan. Ayan yung water dish niya. May laman na din. So, ayan guys. Patin mo muna yung bagong linis na aquarium. Ayan. So yun lang guys, masyado na mahaba yung video. Ingat lagi and happy keeping. Subscribe na kayo guys. Tumi ng kamay ko. Ingat!